So, mapagpalang hapon po sa ating lahat. Glory to God po, nandito po tayo muli sa atin pong Facebook Live Bible Study sa Rema Fields. So, sige po, bago po tayo magpatuloy, samahan niyo po ako sa pananalangin. Mas sa pangalan namin, Panginoong Jesus, salamat po sa hapon na to, sa mga oras na to, O Diyos, na muli kami ay makakapakinig na yung mga salita. Nalangin namin, Lord, na maging kalakasan at katatagan namin to, na aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyo, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, praise the Lord po. Ngayon po, tayo po ay nandito po tayo sa topic na ano ang kailangan nating gawin para tumagal tayo sa ministry. Alam ko po na ang bawat isa sa atin dito, gusto natin na makatagal. Bakit po? Kasi may mga nakikita tayo ng mga kasama natin, mga pastors natin, leaders na talagang alam natin nakatagal. At ano yung sikreto nila? Bakit sila nakarating sa ganito ba? Paano sila nakatagal sa paglilingkod, no? Ngayon po, kahapon po tayo ay tinuruan ni Pastor AC at ngayon po magkakaroon po tayo ng review. Yan. So dito po, sa number one, tinuro po sa atin ni Pastor Almira ay yung food para hindi manghina ang physical. Yan. So dito po sa 1 Timothy chapter 6 verse 8, so sabi kaya dapat tayong masayahan kung tayo may pagkain at pananamit. Yan, so one yung pagkain, yung physical. No po, normal po sa atin po ng mga nagtatrabaho, yan, sa bawat isa sa atin dito, normal po yung nakaramdam ka ng pagod. Bakit? Kasi tao kay. I mean po, nakakaramdam tayo minsan ng panghihina ng katawan. Pero hindi po normal yung lagi na lang hindi ka okay. Amen po. Darating yung time na hindi ka magiging okay physical, pero hindi po okay na lagi ka nalang mahina. Amen po. Bakit? Kasi kung mahina po yung katawan natin, magkakasakit ka. At kung may sakit po tayo, may sakit ka, paano po tayo makakapag-ministry? Amen po. Kagaya isa sa mga in-example sa atin dito, kapag masakit yung ngipin mo, apektado lahat ng katawan mo. Paano tayo makakilos? Ngayon, ang sabi nga po dito, naalala ko habang nagtuturo si Pastora Almira, ang sabi po doon, health is wealth. Pumasok yung sa isip ko na kayamanan natin yung kalusugan natin. Bakit? Kasi hindi ka makakapag-ministry, hindi tayo makakahayo, hindi tayo makakapag-activities kung tayo po ay may sakit. Kaya nga po sa atin po ng mga lingkod ng Diyos, napakahalaga po na alagaan natin ang ating katawan. Amen po, kumain ka ng tama. Sabi nga po dito, huwag natin aabusuhin ang ating katawan. Bakit po? Kasi tayo ay templo ng Panginoon. At napakahalaga po na tayo ay kumakain. No po, alam po naman sa atin po ng mga taga-Rema, hindi tayo papahuli dyan. De joke lang po. Ngayon, kagaya po nito, isa po sa mga in-example ay si Elias. Dumating po yung time na siya po ay hinahabol ni na Jezebel. Tumakas po siya, matakbo siya. Dumating po yung time na karamdam siya ng kapaguran at panghihina ng katawan. Nasabi na niya noon sa Panginoon, gusto na niya kagad mamatay. Sabi niya, Panginoon, kunin mo na ako. Pagod na ako, gusto ko nang mamatay. Ngayon, minsan tayo kapag nakakaramdam tayo ng pagod, nakakapagsalita ka na rin na hindi maganda. Amen? Kaya nangyari po dito, siya po ay nakatulog. At ginising siya ng isang anghel at ang sabi sa kanya, kumain ka. Bumangon ka dyan at kumain ka. Bakit? Kasi malayo pa ang iyong lalakbayin. So, dumarating po yung time na kung ayaw mo nang mag-ministry, kumain ka na muna. Bakit po? Baka wala lang laman ang tiyan mo, kaya hindi ka makapag-isip ng tama. Diba po, minsan kapag gutom ka, hindi ka makapag-isip ng tama o makapag-desisyon ng maayos. Amen po. At ito po ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Kung gusto mo mag-quit, kung pagod ka na sa ministry, kumain ka. Hindi ka pa pwedeng mamatay. Sabi mo sa katabi mo, kung meron kang katabi, sabi mo hindi ka pa pwedeng mamatay. Bakit? Kasi magtatayo pa tayo ng maraming simbahan. Ang sabi ng anghel kay Elias, kumain ka, magpalakas ka, kasi malayo pa yung lalakbayin mo. Ngayon tayo po, kailangan mong kumain kasi marami pa tayong gagawin sa kaharian ng Panginoon. Amen. So ito po yung number 2. Kay Pastor Sheila po, tinuro niya sa atin dito rin sa verse na to.
nasabi dito yung pananamit o yung clothing para hindi lamigin ang katawan. At isa po sa mga in-example po sa atin dito ay si Pablo. Isa sa mga susi, bakit po siya nakatagal sa ministry? Kasi natuto siyang makontento sa kung anong meron siya. Sabi nga po, dumating yung time na siya po ay na-shipwreck. Ilang araw siyang nagutom, ilang araw siya at gabi na wala siyang tulog. Maging yung sabi niya, naranasan niya yung lamigin. Bakit? Kasi yung wala siyang damit talaga. Amen po. At ang sabi nga po dito, naging masaya siya anuman ang sitwasyon na meron si Pablo. Amen. Sabi po, naalala ko isa sa mga maganda sinabi po ni Pastora Sheila, ang kasiyahan ay hindi sa pagkakaroon ng lahat ng bagay na material, kundi sa pagiging grateful sa mga bagay na mayroon ka. Ngayon, masaya pa po ba tayo sa kung anong meron tayo? Sabi nga dito, huwag mong hangarin ang mga bagay sa labas. Saan? Sa labas ng kalooban ng Panginoon. Minsan may mga ilan po na aalis kasi hindi ko makuha yung ganito. Hindi ako makabili ng damit, hindi ako makabili ng branded, na kung ano man. Pero ang sabi po dito, huwag kang aalis sa ministry para lang makabili ng susuotin mo. Bakit? Kasi lingkod ka ng Panginoon eh. Hindi ka pababayaan ng Diyos. God will provide. Amen po. Sabihin mo nga, God will provide. Amen? So, sabi nga po dito, no to sana all. Sana all merong bagong damit. Sana all branded yung damit. Bakit? Kasi lingkod tayo ng Panginoon. Anak ka ng Diyos. Hari ng mga hari. Humingi ka sa Lord. Amen po. Naalala niyo po yung sinabi nung panganay na anak doon sa tatay. Sabi niya, Ama, lagi tayong magkasama. Pero never mo akong pinag-party. Never mo akong pinagpatay ng ganyan. Kagaya nung lumusta sa kayamanan mo. Pero ang sabi ng ama sa kanyang anak na panganay, sabi niya, anak, lagi tayong magkasama at lahat ng sa akin ay sa'yo. Amen po. So, yung tatay natin, hindi siya magpapabaya. Dapat matutunan lang po natin na humingi sa ating Panginoon. Sabi nga po ni Pastor Rochelle, huwag kang magsettle sa temporary lang. Doon ka sa mga bagay na eternal. Sa mga bagay na tumatagal. Amen. So, number 3 po, nandito po tayo sa Filipos chapter 4 verse 10. Yan. So sabi po dito, labis akong nagagalak sa Panginoon sapagkat pagkaraan na mahabang panahon, minsan pang ipinamalas ninyo ang inyong pagmamalasakit sa akin. Alam kong hindi ninyo ako nalilimutan. Wala nga lamang kayong pagkakataong ipamalas ito. Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo pinaghahanapan ko ng tulong, natutunan ko ng masiyahan maging anuman ang aking kalagayan. So ito po ang sabi ni Apostol Pablo. Ito po yung tinuro sa atin ni Pastor Maya. Ang sabi niya, sapat na pera para sa ibang pangangailangan ng katawan. Ang sabi nga dito, yung financial. Amen po. Si Apostol Pablo, alam natin sa mga kwento niya, naranasan niya yung mag-fundraising. Na po, naranasan din niyang magtrabaho. Pero hindi naman forever. Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi tayo forever na magtitinda ng peanut butter. Peanut butter na sabi nga lumalabas na sa tenga mo. Ayan, sabi niya, hindi tayo forever na magtitinda. No, ano po, kasi ito po, sa totoo lang, si Apostol Pablo, dumiskarte siya eh, para magkaroon ng ganito. Bakit? Kasi para walang masabi sa kanya ang simbahan. Kinalam niyo po, sa about sa atin dito, syempre, para makatagal ka sa ministry, kailangan natin ng financial, sapat na pera, ang salapi. Bakit? Kasi hindi makakaabante ang gawain kung walang financial. Noon, kasi, syempre, kailangan nila pagkain, susuotin. Ngayon sa atin, di mo naman kailangan ang hirap lakarin mo lang Batangas hanggang Tarlac. Batangas hanggang Zambales. Syempre, kailangan mong mamasahe para makapag-ministry o dito sa mga lugar natin. Ngayon, ang gusto lang sa atin ng Panginoon, magtiwala ka sa Kanya. Diba? Hindi kasi, sa Triangle Ministry, nandoon yung give, nandoon yung pray para tayo ay makahayop. Amen. So, dapat andun yung suporta. Alam natin, para tumagal tayo,
para umusad at umabante yung ministry, yung gawain ng Panginoon, kailangan po natin ng financial. At huwag po tayong mag-alala. Bakit? Kasi ang Diyos ang tumawag sa'yo, ang siya ding magsusuporta sa ministry na pinagkatiwala sa'yo ng Panginoon. Amen. Alam niyo po ang kagandahan po dito sa atin sa Rema. Tinuturuan tayo ng ating mga pastor, tinuturuan tayo ng Panginoon na mag-faith sa Diyos. Amen. Na sa Diyos lang talaga tayo aasa at magtitiwala. Nalala ko po nung dati sa Zambales, wala kaming kuryente. Tapos yung upuan namin, mag-invite kami ng mga tao. So, ang upuan namin doon sa may floor, kukuha ka lang ng karton. Yung mga tao naghahanap na sa inyong upuan. Sa inyong upuan, invisible. Pero ngayon, sa mga simbahan natin, opening pa lang, halos kompleto na kaagad. Bakit? Kasi natutunan na natin yung magtiwala, mag-faith. Amen po, na God will provide. Amen. So yan, number 4 po, para makatagal po tayo sa ministry, ay yung Word of God para pampalakas ng katawan. Spiritual. Tinuro po to sa atin ni Pastor Joy. Ang sabi doon sa Matthew 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutaw sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin nun, yung rema. Amen? Para makatagal ka sa ministry, napakahalaga po na merong rema ang Panginoon sa'yo specifically. Amen? Kasi kapag wala kang rema na natatanggap galing sa Diyos, yung Word of God, mawawala ka talaga. Hindi ka tatagal. Ngayon, ang sabi nga po dito, alam ng kaaway ang sitwasyon mo at gagamitin niya ang sitwasyon mo para atakihin ka. Sabi pa ni Pastor Joy, magtatagumpay ka lang kung alam mo paano panghawakan at pagkatiwalaan ang salita at pangako ng Diyos. Amen. So, nandito sa atin ang salita ng Panginoon. Wala sa Mars, wala sa Venus, wala sa Jupiter, nandito sa atin sa mundo. At ito, nandito. Hawak natin, meron tayo. Saan data? Amen po. Ngayon, anuman yung, sabi nga po, anuman yung atake at bulong ng kaaway, huwag kang aalis. Kahit gaano kakagaling, kung di mo alam tayuan at panghawakan ng Word of God, hindi ka talaga mananalo. Amen po. At ang tinuro sa atin ni Pastora Joy, ang Word of God, ito pong salita ng Panginoon, ito ang pangako, ito yung rema ng Diyos, ito yung best weapon natin para makatagal tayo sa paglilingkod. Amen. So number 5, sabi po, Pastor Oge, prayer in the Holy Spirit para hindi uhawin ang katawan. Dito po sa John 4:4, John 7:38-39, ano po yun? Yung prayer. Amen. Sabi nga, hindi ka magiging sensitibo kung hindi ka magiging malapit sa banal na Espiritu. Sa prayer, ito po yung magiging connection mo sa Lord. Dito po tayo nakikipagtagpo, dito po tayo nakikipag-usap sa ating Panginoon. Sabi nga po ni Pastor Oge, dapat hindi tayo sanay na walang panalangin. Kailangan hindi ka nabubuhay na walang prayer. Bakit? Kasi ito yung hininga. Ito yung tubig mo. Amen. So, ang sabi nga po dito, kapag uhaw ka sa Diyos, madali mong mararamdaman ang pagkilos, ang pagyakap, ang presensya ng Panginoon. Amen. So, kung may relasyon ka sa Diyos, hindi pwedeng wala kang panalangin. Kasi sa panalangin, dito ka magre-recharge. Dito ka i-restore ng Panginoon. Amen. Kaya alam niyo po, sa bawat sa atin dito, kapag dumating yung kapaguran, ang kalakasan natin ay nasa presensya ng Diyos. Hindi sa pag-alis sa kalooban ng Panginoon, hindi sa pag-alis mo sa ministry, kundi ang kalakasan natin, magpapanibagong lakas ka kapag nandun yung paghihintay mo sa Diyos. Saan? Sa pananalangin. Hintay mo bumaba muli sa'yo. Amen. Sabi nga po dito, ilapit natin ang sarili natin sa Panginoon. Yan. So, sa number 6, sabi po ni Pastor Andrew, right attitude para masigla ang katawan, spiritual and physical. Yan. So, basahin ko po muli dito sa Philippians chapter 4, verse 8. Bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Dito po sa verse 12, alam ko kung paano maghikahos, alam ko rin kung paano managana, natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o ang magutom,
ang managana o ang maghirap, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Amen po. So yan, ang sabi nga po dito ay yung tamang attitude. Alam niyo po, para makatagal tayo sa ministry, kailangan, kaya mong kontrolin yung way of thinking mo, yung mindset mo. Amen po. Minsan, alam niyo po, naranasan ko yung everyday, nagtitinda kami dalawang kilong palitaw. Bukod syempre, kapag nagluto ka ng 2 kilo, hindi lang naman yung malagkit yun kundi another tubig. May dagdag pa yung niyog. So magbubuhat ako. Alam niyo po, kahit na ako na yung gumawa, nagluto, ako pa rin yung magbubuhat. Bakit? Kasi yung kasama ko payat . Baka mangalas. May joke lang po. E syempre, ako na lang magbubuhat. Kasi ayaw ko mahirapan yung kasama ko. Siya na lang tagakuha, ganun. Mararanasan mo yung ganun, mga bagay. Makakaranas ka ng kapaguran. Pero dapat ang lalabas sa bibig mo ay hindi reklamo, kundi salamat Panginoon kasi nakakapagtinda ako. Salamat dahil nakakapag-fundraising ako. Salamat kasi kahit nagtitinda ako, may pagkakataon pa rin ako na maglingkod sa'yo. Amen po. Ando yung mindset mo na salamat Panginoon dahil kahit mahirap na may ministry ako. Amen po. Kasi hindi lahat ng tao may ministry. Hindi lahat ng Kristiyano nabibigyan ng pagkakataon na makapaglingkod sa Diyos. Amen. Ang sabi nga po dito ni Pastor Andrew, we are the walking Bible. Nakatingin sa atin ng mga tao paano tayo mag-react sa isang sitwasyon. Ito na niyo po si Apostol Pablo. Sabi niya, naranasan niyang managana, magutom, maghikahos. Pero sa kabila ng yun, ang sabi niya, nakontento siya. Naging masaya siya sa kung anong meron siya. Ngayon tayo po, masaya pa po ba tayo sa ministry? Lord, salamat sa 3 kaluluwa na pinagkakatiwala mo sa akin. Lord, salamat sa maraming kaluluwa. Maging masaya ka lagi. Maging joyful ka. Maging grateful ka sa kung anong meron ka. Amen po. Sabi nga po dito, isa sa mga in-example si Esteban. Ano po, binato-bato na siya. Darating yung time, babatuhin ka rin ng kaaway sa pagmi-ministry mo. Bakit? Kasi ang isang punong mabunga, binabato talaga. Pero sa kabila ng iyon, ang sabi po dito, sabi ni Pastor Andrew, gantihan mo ng mabuti ang masama. I-bless mo ang mga gumagawa ng hindi maganda sa'yo. At isa pa po sa mga example dito, syempre, ang Panginoong Jesus, siya yung best example na meron tayo. Sa halip na patuloy niya yung nararamdaman niya, pinili ng Panginoon kung ano yung purpose niya. Kaya nga, purpose comes before feelings. Amen po. Sabi nga, huwag mong patuloy ng nararamdaman mo. We walk by faith, not by sight. You walk by faith, not by feelings. I mean po, so yung right attitude natin para makatagal ka. Kumusta po ba yung mindset natin? Ano ba yung laman ng isipan mo? TikTok? ML? Pero ang sabi po dito, kailangan maging laman ng ating isipan ay mga bagay na karapat dapat kapuri-puri. Mga bagay na nakalulugod sa Panginoon. Amen. So, maging joyful ka lang na, Lord, salamat kasi may ministry ako. Pagdating mo sa simbahan, 3 lang kayo. Pagdating mo sa simbahan, 5 lang kayo. Pero maging matapat ka dyan. Lord, magiging matapat ako ang kapag babalik mo. Yung pang-7 po, ang sabi po dito, Pastor AC, daily dose of the joy of the Lord para hindi mawala ang katawan sa ministry. So ito po yung Nehemiah 8:10, Isaiah 40 verse 31, Philippians 4:13. Sabi dito, minsan kapag dumarating na sa kapaguran, umaalis na sa ministry. Pero sa atin po ng mga tinawag, kapag nasa ministry ka, kapag dumating yung time ng pagod ka na, gusto mo nang umayaw, hindi pwedeng mag-quit ka na. Bakit? Kasi ito ay commitment. Once na nakapag-commit ka sa Panginoon, wala nang ayawan. No retreat, no surrender. Amen po. Ngayon, ang sabi nga po dito, kapag pagod na, minsan damay na yung emosyon. Yung feeling mo, nahihirapan ka na. Kaya minsan, nawawala na yung joy mo. Amen. Ngayon, isa po sa mga tanong sa atin kahapon ni Pastora AC, kapag pagod ka na, masarap pa bang mag-ministry? Kapag nangihina ka na, minsan tayo, di ba? Syempre, hindi lang naman ikaw nagkakaroon ng
problema sa ministry. Minsan, pati sa personal mo, financial mo, sa family mo, sa pag-aaral, sa trabaho. Pero kailangan, kahit nandun yung kapaguran, magpapatuloy pa rin ako. Dapat, iset aside mo yan. Huwag mong idadamay ang ministry. Amen po. Sabi nga, ang Diyos ang kagalakan natin, kaya magalak tayo sa araw-araw. Ngayon, binigyan po tayo kahapon ng sikreto para mapanatili ang joy sa heart po natin sa paglilingkod. Ano po yun? One, dapat punong-puno ka ng Word of God. Kasi kapag punong-puno tayo ng Word of God sa puso natin, lalabas yan sa'yo. Alin, yung joy of the Holy Ghost. I mean po, yung joy sa paglilingkod. Kasi sabi ng Matthew, for out of the abundance of your heart, the mouth speaks. Kung tayo po ay punong-puno ng salita ng Panginoon, sa puso po natin, lalabas yan sa bibig mo at magpo-produce yan ng joy. Yung pangalawa, punong-puno tayo ng prayer. Yung fellowship kay Lord. Amen. So, lalabas yan sa'yo. Alam mo, kapag marami kang prayer, lalabas sa mukha mo yan. Lalabas yan sa kilos mo. Amen po. Sabi dito, fellowship sa isa't isa. So, syempre, kung meron tayong fellowship kay Lord, meron din fellowship sa isa't isa. Makita mo pa lang yung kasama mo, natatawa ka na. Ano, joke lang po. Syempre, iba naman yung masaya ka sa joy. Ang sabi nga po, yung saya, panandalian lang yan. Pero yung joy, yun yung nasa heart mo na hindi maaagaw ng kahit na sino. Kaya nga sabi doon, if Satan can steal your joy, he can keep your goods. Huwag mong hayaan na manakaw sa'yo yung joy na binibigay sa'yo ng Panginoon. Yung pang-apat po ay yung worship. Sabi dito, yung pagpupuri natin sa Panginoon. I-expose po natin ang sarili po natin sa presensya ng Diyos. Expose mo yung sarili mo sa worship. Huwag sa mga makumundong bagay. Huwag kang mag-entertain ng mga negatibo. Bakit? Kasi magiging malungkotin ka. Diba po? Kahit hindi ka naman loner, magiging loner ka. Pero kung punong-puno po tayo ng worship, yung heart mo na pupuno ka ng pagpupuri, pagsamba sa Panginoon, pag dumating yung problema, lalabas sa'yo yung awit. Kaya nga sabi dito, ano yung awit mo sa Lord? May sabi nun sa commercial, ikaw, para kanino ka bumabangon? Ngayon, ang tanong dito, ikaw, anong worship mo sa Panginoon? Amen. Ano ba yung awit mo sa sitwasyon mo na yan? Ano yung awit mo? Kasi alam niyo po, sa bawat sitwasyon natin, bibigyan ka ng Diyos. Alam niyo po, nung nakaraan, binibigyan ako ng Diyos ng awit eh. Yung awit na, biyaya mo'y sapat sa akin. Paulit-ulit yun. Paulit-ulit. Na ang biyaya ng Panginoon laging sapat. Amen po. Ngayon, may kanya-kanya tayong worship na ibibigay sa atin at lalagay sa atin ng Panginoon. Kaya ito po yung mga bagay na hindi dapat mawala sa atin. Ito yung mga sikreto. Yung nasabi dito, huwag kang tumingin sa sitwasyon, tumingin ka sa Panginoon. Huwag mong tingnan yung kakayanan mo. Tumingin ka sa Diyos. Sabi nga kahapon eh, Lord, hindi ko kaya eh. Pero dahil kaya mo, kaya ko na rin. I can do all things through Christ who gives me strength. Amen po. Sabi dito, habang hinihintay natin ang Panginoon, maglingkod tayo na may kagalakan sa Diyos. Maglingkod ka lang, ibabalik ng Diyos ang lakas mo. Bakit? Kasi Isaiah 40 verse 31. Muling ibabalik ng Diyos yung lakas mo. Maglakad ka man ng maglakad, di ka mapapagod. Tumakbo ka ng tumakbo, di ka mangihina. Palalakasin ka ng Diyos spiritual. At kapag malakas ka dun sa loob mo, palalakasin ka din ng Diyos sa physical na mo. Amen. Kaya nga, alam niyo po, ito eh, kung gusto po natin na makatagal sa ministry, hindi kaya mas gusto ng Panginoon na mas makatagal tayo at matapos natin yung ministry natin? Amen po. Alam niyo po, sa totoo lang, si Satanas lang naman yung may ayaw na makatagal ka at matapos mo yung ministry mo. Bakit? Kasi siya, hindi niya natapos yung ministry niya sa Panginoon. Dito po, kung gusto po natin na makatagal sa paglilingkod sa Panginoon, balikan natin po yung mga bagay na to. One, yung food. Two, yung syempre, yung pananamit. Yung three, yung sapat na pera. Yung word of God, yung prayer, yung
right attitude, yung way of thinking mo, yung mindset mo, at yung daily dose, yung joy of the Lord sa bawat isa sa atin. I mean, God will provide. Yung, ano eh, may mga, di ba po, minsan tayo, hindi ko na i-exempt yung sarili ko. Lahat po tayo, nakakaranas tayo na andun yung bulong na alis ako kasi gusto ko makabili ng ganito, ng ganyan. Pero alam niyo po kung saan ka tinawag ng Panginoon, mag-stick ka dyan. Sabi nung sa amin ni Pastor Boy, mag-stay ka dyan. Mag-stick ka dyan. Maging faithful ka lang. Bakit? Kasi alam ng Panginoon kung kanino at kailan niya ibabalik yung reward. Kaya nga po tayo dito, tinuturuan tayo na magtiwala ka lang sa Diyos. Mag-faith ka lang. Amen po, God will provide. Nasabi nga ng Panginoong Jesus, it is my good pleasure to give you my kingdom. Yan ang sabi ng Diyos sa atin. Masisiyahan, nagagalak ang Panginoon na ibigay sa atin yung kung ano yung meron sa langit. Bakit? Kasi anak ka niya, lingkod ka niya. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen. So sa bawat battles po natin, lahat tayong mga sundalo, darating yung tayo, mapapagod ka, manghihina ka, pero ito sinasabi sa atin ng Panginoon, we are more than conquerors. Pagtagumpayan na ito ng Panginoon at mapagtatagumpayan mo rin kapatid. Amen. So tayo po ay maging masaya sa paglilingkod. Maging grateful ka lang sa kung anong meron ka. Amen. So magandang hapon po sa ating lahat, sa inyo po na nanonood. Tayo po ay manalangin. Mas sa pangalan ni Jesus, salamat Lord sa mga salita mo na patuloy na pinaalala mo sa bawat isa o Diyos. Salamat Lord dahil binibigyan mo kami ng paalala, Panginoon, na Lord, maging matapat kami, maging masaya kami, mapagpasalamat sa bawat ministeryo na pinagkakatiwala mo sa bawat isa sa amin. Alam namin, Lord, darating yung time, mapapagod kami, masasaktan kami, manghihina kami, pero Lord, hindi kami bibitaw, O Diyos. Hanggat di mo kami binibitawan. At alam namin, Lord, hindi mo kami bibitawan kahit kailan. Kung dumating man yung time na ayaw na namin, ikaw ang humawak sa bawat isa, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang mga nakinig. Makakapakinig pa, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po. Magandang hapon po sa inyong lahat.